1975, nang puntahan ni Canole si Umad dahil tila ba nakalimutan na ng taong yun ang pangakong pagbabagong buhay. Pagdating ni Canole sa lugar kung saan nakatira si Umad, kapansin-pansin ang kalakalan ng kanilang lugar. Kung titignan mo, nabubuhay sila ng normal. May palengke at meron pang eskwelahan. Pero karamihan sa mga tao doon ay mga gabunan. Sa pagpunta mismo ni Canole sa banda ng plaza, nakasaksi ito ng kakaiba dahil merong taong nakapiring ang mga mata, nakatali ang kamay at paa, tapos nakalahod. Meron namang tatlong lalaking nakaupo sa harapan na merong hawak na mga kulay itim na aklat na animoy nagbibigay ng hatol sa taong nakalahod. Ikaw, Juan Dundunay, napatunayan ng hukom ng ating lahi na nagkasala kaya't ikay hinahatulan ng parusang kamatayan. Matapos sabihin yon ng nasakanan, ang lalaking nakapiring ay dinampot ng isang tila mo bata na mukhang wala pang kayang gawin sa buhay. Nagtinginan ang maraming tao at sinabi ng bata, "Ganito ang sasapitin ng mga taksil sa lahi." Huling sigaw ng lalaki, yung pagtawag sa kanyang mag-iina. Pagkatapos nun, tinanggalan siya ng buhay. Nakita niya si Umad na naroroon na tila ba gulat na gulat sa nangyari. "Oy, Umad! Canole! Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Baka mamaya mapansin ka ng mga kalahi ko." "Hindi, Umad. Ano na yung usapan natin?" "Ah, Canole, hindi ito ang tamang oras. Tara, sumama ka sa bahay. Mauna akong papasok. Pagpasok ko, sumunod ka." Sige. Pagpasok sa bahay ni Umad, agad siyang ipinagtimpla ng kape. "Wala itong panghahawa." "Wala, Canole, wala. Nag-aalala ako sa iyo. Baka mamaya mapansin ka ng mga kalahi ko." Umad, ano na yung usapan natin? Parang nakalimot ka na yata." "Canole, alam kong 3 buwan na ang nakalilipas magmula ng mangako ako sa iyo. Kaya lang, nakita mo naman, ganon kahirap tumakas dito. Parusang kamatayan, yan ang hatol ng hukom namin kapag napatunayan na kami tumiwalag. Tignan mo naman, ang anak ko 2 maliit. Yung isa, meron pang karamdaman." "Ah, ganun ba? Hayaan mo, titignan ko." "Wag na, Canole. Wag na. Alam mo, napakasarap sa pakiramdam nang sinasabi mong magbagong buhay kami. Umalis. Magpakalayo-layo. Kaya lang, hindi ganong kadali." "Hindi nga ho ganong kadali yon, Mamang Nole." "Naintindihan ko. Sobrang bagsik pala ng hukom nyo. Talagang mabagsik yun. Alam mo bang, kada taon, hindi bababa sa 10 gabunan ang hinahatulan ng parusang kamatayan." "Canole, paano kung kami ang mahatulan ng hukom? Anong gagawin mo?" "Umad, siguro naman, kaya ko kayong protektahan." "Hindi. Kung ako lang,
Okay lang ako eh. Kaya lang, paano naman yung dalawa kong anak? Ako marami akong kasalanan eh. Kaya siguro dapat lang din. Pero yung dalawa kong anak, ayokong mahatulan ng hukom namin dito. Naintindihan ko. Nakita mo ba yung batang tumabas doon sa ulo nung hinatulan? Kung titignan mo siya, para siyang walang kayang gawin. Pero tignan mo, isang tirada lang niya sa tao, sa kalahi ko. Tumba agad. Ganon kaberdugo ang taong yon. Pinili siya ng hukom para maging tagabitay dahil lang kalahi namin na yon. Buwan loob pagdating sa mga ganyan. Yung tatlong hukom naman namin, yung dalawa ron, magkapatid. Si Apo Ernesito yung nasa gitna. Yung nasa kanan, si Apo Dangan. Yung nasa bandang dulo naman, si Dato Ugon. Ano? Dato Ugon? Oo, ulitin ko. Si Apo Ernesito, si Apo Dangan, at si Dato Ugon. Ang tatlong yan ang siyang nagiging batas dito sa amin dahil sila'y binigyan ng karapatan ng mga yumaong mas matatanda pa sa kanila. Nang mamatay ang mga matatanda rito, ang tatlong yan ay itinuring na apo at dato. Mas mabagsik pa sila sa kanilang pinalitan. Kaya nga't ako'y nangangamba. Baka mamaya, mahatulan ng aking pamilya. Huwag naman sana. Naintindihan kita, Umad. Napansin ko rin. Doon sa nagsalita. Ah. Si Dato Gon? Oo. Parang hindi rin siya marunong maawa. Teka, ano bang kasalanan ng tao? Bakit ba hinatulan? Katulad nito sa akin, nakikipag-usap sila sa hindi naman namin kalahi. Naulinigan ng mga magagaling magsumbong na ang taong yon at ang kanyang pamilya ay nagtatangkang tumakas. Kaya nga kanole, natatakot ako ngayong nandirito ka. Baka mamaya, huwag ka mag-alala. Hindi tayo katulad ng iba na mabilis maramdaman. Siya nga pala, yung dalawang magkapatid na apo, parang pamilyar sila sa akin. Hindi ko lang matandaan pero sigurado ako eh. Bakit? Saan mo sila nakita? Marami na akong napaslang na apo. Di hamak ang tanda sa kanila at taas ng uri. Pero pakawari ko talaga, may kakilala sila na napas lang ko. Kanole, berdugo ang mga yan. Lalong-lalo na si Apo Ernesito at si Dato Ugon. Kanole, pasensya ka na. Hindi ka na kailangan pang magtagal dito. Makakaalis ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman nakakalimutan ng kasunduan natin, pero kailangan kong tsumempo. Kung sakaling isa sa mga hukom namin ay mamamatay, natitiyak ko na magiging abala ang bawat isa. Natitiyak ko na kapag ganoon ang sitwasyon, makakaalis kami rito. Sige, ganito. Kailangan palang mamatay nung isa? Ah, kailangan. Yun lang ang isang paraan para maging abala ang mga tao. Walang problema. Total, pare-parehas naman pala silang berdugo. O di papatayin ko yung isang hukom? Ah, sige. Ikaw ang bahala. Hindi umalis si Kanole sa lugar na yon dahil ayaw niya. Naisip niya kasing
Nakapasok na siya ng walang kahirap-hirap, kaya't ito na rin ang siyang pagkakataon. Maya-maya pa, sa bahay ni Umad ay merong kumakatok. Sino yan? Umad, ipinatatawag ka ni Apo Ernestito. Dalian mo! Ah, nandyan na. Kanole, aalis muna ako. Sinong kausap mo dyan, Umad? Ha? Wala. Kinakausap ko lang yung mga bata. Antayin mo ako dyan. Paglabas ni Umad, saktong pumasok ang isa nitong kalahe. Nang walang ano-ano'y, dinakma siya ni Kanole at tinakpa ng bunganga para hindi makasigaw. Sa bilis ng kanyang kamay, nabalian niya ng leeg yung lalaking yun. Magaling, Umad. Magaling. Teka, bakit mo ginawa yan? Baka mamaya hanapin niya eh. Shhh! Hayaan mo siyang hanapin. Hindi naman siya matatagpuan dito sa bahay mo. Pero, paano? Ililibing natin siya? Huwag ka mag-alala. Gagawin ko siyang abo. Sa harap ng pamilya ni Umad, ginawang abo ang lalaking yun. Para walang maging ebidensya, nilagay ni Kanole sa plastic ang abo ng lalaki. Tapos, ipinaanod ni Umad sa ilog para hindi halata. Maya-maya pa, ang taong ginawang abo ay hinahanap na ng karamihan. Isa si Datu Ugon ang naghahanap dito. Kinatok pa nga nito yung bahay ni Umad para magtanong. Umad, buksan mo ang pintuan. Datu Ugon? Oo. Oh. May napunta bang isa sa tapat nating kalahi rito? Sino ho? Wala akong tao rito. Mabuti naman. Sige. Mamaya lumabas ka. Tulungan mo kami sa paghahanap, ha? Opo, Datu. Opo. Namumula at pinapawisan si Umad dahil tila ba meron itong pakiramdam na merong taong nagkukuble sa kanilang bahay. Kanole, matalas ang pakiramdam ni Datu Ugon. Sige na, makakaalis ka na. Oo, tamang-tama at medyo papadilim na. Paglabas ni Kanole sa bahay nila Umad, hindi ito umalis sa lugar na yon. Dahil plano niya'y meron siyang gagawin. Pagsapit ng alas 6, si Datu Ugon at ang iba pa pinalibutan ng bahay nila Umad dahil nga kanina ay parabang meron itong nararamdaman. Umad? Sila Datu Ugon? Ha? Bakit? Tignan mo. Umad! Lumabas ka ng bahay mo. Dalian mo! Bilis! Mainipin ako. Kilala mo ko. Ano po yung Datu Ugon? Bakit? Anong meron? Umad, tinatrader mo ba ang lahi natin, ha? Ano yung naramdaman ko dyan kanina? Parang may kakaiba. At parang medyo naamoy ko ang dugo ng gabunan. Pa? Datu? Yung anak ko kasi, nasugat. Tignan nyo ho. Pumasok si Datu Ugon sa kanilang bahay at nakita nilang may sariwang dugo paraon. Kaninong dugo ito? Kanino? Sa anak ko ho. Nagsusuka ho kasi ng dugo yung anak ko eh, Datu. Sino rito? Ito? O ito? Ako po. Ako po, Datu. O bakit?
Meron ka bang karamdaman? Dato, huwag mong hawakan ang anak ko. Bakit, Umad? Ha? Bawal ba? Eh, hindi naman ho. Eh, baka ho kasi mabigat yung kamay ninyo eh. Masyado ka namang nerbyoso. Kasi ho, bata ho kasi yan eh. Siguraduhin mo lang, Umad, na hindi ka nagkakanlong ng kung sino. Sa oras na malaman ko, ako mismo ang magbababa ng hatol sa'yo. Parusang kamatayan, yan ang hatol ko. Naintindihan mo, Umad, ha? Apo, Dato. Apo. Pag alis nila, naiyak ang asawa ni Umad. Paano kung malaman ni Dato Ugon at ng iba pang hukom ang kanilang plano? Soko na ako. Parang kahit anong gawin natin eh, mukhang di tayo makakatakas dito. Kaya nga, huwag na tayong umalis, Umad. Bahala na. Pag nandito lang kasi tayo, di rin naman tayo magiging malaya. Lahat ng galaw natin, kailangan alam nila. Magtatrabaho tayo, yung kalahati ng kikitain sa kanila mapupunta. Kung isipin mo, parang ano tong lugar na ito eh, sobrang pahirap. Kaya nga, Umad, hindi bale, sana makagawa ng paraan si Kanole. Sana isa sa mga berdugong hukom natin ay mapas lang niya. Sana nga. Sa gabing yon, gumawa ng himala si Kanole dahil kahit napakaraming mga gabunan sa kanyang daanan, hindi siya mapansin. Hanggang sa isa sa mga gabunan na nakatambay ay binalian niya ng leeg nang walang nakakalam. Nang makalayo si Kanole ng 4 na minuto sa lugar kung saan ba niya binalian ng leeg ang isa sa gabunan, saka palang nakahalata ang mga ito na namatay ang isang gabunan sa pamamagitan ng pangbali ng leeg. Napunta doon ang atensyon ng nakararami. Dahilan kung bakit nakapasok siya sa balay ni Dato Ugon. Nakita niya si Dato Ugon na kasalukuyang minamasahe ng 4 na babae habang ito'y nakadapa tapos nakahubad. Bukod tanging ang pang-ibaba lang nito ang natira. Ayusin niyo pagmamasahe! Ayusin niyo! Maya-maya pa, isa sa mga gabunan ang nagsumbong kay Dato Umad na nakakita sila ng kalahing wala ng buhay. Oh? At sinong pumatay? Hindi ho namin alam. Malakas pa siya kanina. Ngayon patay na siya. Dato, hindi ho kaya't napapasukan tayo dito? Hindi naman siguro. At sino namang gagawa nun? Kapag ginawa nila yon, para na rin silang nagpakamatay. Baka naman nasalalak lang sa puno ang katawan niyan. Kaya yan, nabakli yung leeg. Ipalibing nyo, sabihin nyo kay Apo Ernestito at kay Apo Dangan. Oho, Dato. Yung mismong balay kasi ni Apo Ernestito at ni Apo Dangan ay mahirap marating. Hindi katulad ng kay Dato Ugon na nakahalo sa karamihan. Ang sarap ng buhay mo, ha? Akala mo siguro habang buhay ka na lang magiging ganyan. Humanda ka, Dato Ugon. Una kitang papaslangin at isusunod ko yung mga alipores mo. Ano? Teka, sino ka, ha? Hindi ako isinuka. Inire ako ng nanay ko. Nang makita rin ng mga babaeng nagmamasahe kay Dato Ugon, si Kanole na merong hawak na punyal, mabilis ang nagtatakbo ang mga ito at hindi nakakuha ng pagkakataon si Dato Ugon
Nang saksakin ito sa likod, hindi na siya nakabangon. Huwag kang magkunwari. Hindi ka hihirangin na dato kung kaya kang patayin sa isang tira lang. Walang malay si Dato Ugon. Maya-maya pa, may mga nagdatingan na mga gabunan dahil yung mga babaeng nagmamasahe ay nagsumbong. Wala namang tao rito! Akala ko ba may nagtangka sa buhay ni Dato Ugon? Nandiyan lang! May dalang punyan! Wala! Wala rin dito si Dato Ugon! Pinagloloko mo ba kami, ha? At sino namang gagawa nun? Sino? Hindi natin siya kalahi. Ano? At paano makakapasok dito ang hindi nating kalahi? Sa talas ng pang-amoy ng mga gabunan, imposible ang sinasabi mo, ine! Sinampal ng isang gabunan ang babaeng nagsumbong. Hindi kasi nila makita kung nasaan ba si Dato Ugon at ang taong pinagbibintangan. Sa totoo lang, nandon lang din naman sila. Dahil sa tindi ng pinakalat nitong sabulag, wala silang makita na tao sa loob. Pag-alis ng mga ito, binitbit ni Kanole si Dato Ugon at dinala sa labas ng kanilang nasasakupan habang ito'y walang malay. Tumayo ka. Tayo! Sino ka? Iba tapang mo. Iba karisma mo, bata. Hindi ako bata. Kung tutuusin, mas matanda pa ako sa'yo, Dato Ugon. Bakit ba? Bakit mo ko dinala rito, ha? At saka, nag-iisa ka lang bang gumawa niyan sa akin, ha? Hindi mo ba alam? Kahit 10 tao, hindi ako kayang bitbitin. Kaya hindi ako naniniwala na nag-iisa ka lang. Nag-iisa lang ako. At nag-iisa lang din ako na pumasok sa inyong lugar. Dato Ugon, magkaintindihan tayo. Ano pipiliin mo? Buhay mo? O yung gusto ko? Ano? Anong sinasabi mo dyan? Malamang buhay ko. At bakit naman kita susundin, ha? Ganun ba? Sinasabi mo bang hindi ka susunod sa akin? Oo. Isa akong dato. Hinirang na dato ng mga gabunan dito sa aming lugar. Tapos susunod lang ako. So walang kwentang katulad mo, ha? Ganun ba? Akmang aalis si Dato Ugon nang dakmain siya ni Kanole at hinampas sa lupa ng isang beses. Dito nagtaka si Dato Ugon dahil hindi naman daw siya kayang buhati ng kahit na 10 tao. Pero si Kanole ay walang kahirap-hirap. Mukhang nakakita na ako ng katapat ko. Uulitin ko sa iyo, Dato Ugon. Ano pipiliin mo? Buhay mo? O ako? Aba, masyado ka nang nakakainsulto. Gusto mo yatang ipakita ko sa iyo ang pagiging dato ko. Ah, ganun ba? O di gawin mo. Nag-aantay lang ako kanina pa. Kapag nakita mong hindi ubra sa akin ang pagiging dato mo, susunod ka sa mga gusto ko, sa ayaw at sa gusto mo. Ipinakita ni Dato Ugon ang pagiging dato, kung ano ba ang kayang gawin nun. Nagbago ito ng itsura. Nakakatakot kung tutuusin, pero nakangiti lang sa kanya si Kanole dahil para sa kanya, ito ang simula ng kabiguan ng mga hukom ng gabunan sa lugar na yun. Sinalakay nito si Kanole habang si Kanole ay mabilis na nakakalihes.
Sa tuwing tatama ang kamaon ni Dato Ugon sa mga puno, nagkakalaglagan ang mga tuyong sanga at bunga. Sa tuwing si Kanole naman ang makakatama sa kanya, isa hanggang apat na baligtad ang sinasapit nito hanggang sa nainis si Dato Ugon. Sinakal nito si Kanole tapos inakap. Maniwala kayo o hindi, yung laki ng bunganga ni Dato Ugon, kasyang-kasya rito ang ulo at katawan ni Kanole kapag ito'y isinubo. Sige, kainin mo ko kung kaya mo. Sinubukan ni Dato Ugon na gawin yon. Una niyang kinagat yung balikat. Naputol ang kanyang mga ipin nang dahil naman sa kunat. Binitawan ni Dato Ugon si Kanole tapos nagsabi ng, "Dito ko napatunayan na hindi pala basta tao ang kaharap ko. Buti naman at alam mo, kung titignan mo kasi ako, para bang isa lang akong simpleng magbubukid, di ba? Yung tipong kakayan-kayanin mo lang." "O tama, humanda ka uli." Ito yung klase ng gabunan na merong malaking buntot sa likuran. Tapos merong pang mga tulis na animoy sungay na kulay itim. Tinangka nitong patamaan si Kanole ng kanyang mga matutulis na sungay sa buntot. Nang tinamaan ito, kasabay noon ang pagsaldak sa puno, kaya't hindi nakaalis si Kanole at bumaon siya sa puno. Ano, Dayo? Ano? Mahina ka naman pala. Mahinang klase. Bigla na lamang natauhan si Dato Ugon nang makita niyang saha ng saging ang kanyang tinamaan. "Ano? Akala ko ya. Ang galing mo naman. Bravo! Napakahusay. Hindi ako yung tinamaan mo. Masyado kang nabubulagan, Dato Ugon. Kung ako yan, malamang nalasog-lasog na ang katawang ko. Pero hindi eh. Nandito ako sa malayo." Sa galit noon ni Dato Ugon, tinangka niyang pabuwalin ang puno. Pero hindi ganong kadali dahil sa laki noon. Nahirapan din siyang bunutin ang buntot niya roon. Kaya nakakuha ng pagkakataon si Kanole at walang tigil siyang pinag-uundayan ng suntok sa sikmura, sa panga at sa muka. Bulagta na noon si Dato Ugon habang ang kanyang buntot ay nakabaon pa rin sa napakalapad na puno. "O ano, Dato Ugon, ha? Ano? Akala ko ba isa kang dato? Yun lang ba ang kayang gawin ng isang dato? Magbago ng anyo? Manakot gamit niyang pangit niyang itsura? Mahinang klase. Hindi mo pa rin ako kaya." Ilang beses niyang inundayan ng saksak sa dibdib, sa tiyan, sa maselang bahagi at sa muka si Dato Ugon. Alam naman noon ni Kanole na hindi rin ito basta mamamatay kung ganon-ganon lang. "O ano, Dato Ugon, nalaman mo na kung anong kayang gawin ng isang dayuhan na sinasabi mo? Ako si Nolesto, hindi basta albularyo. Ngayon, susuko ko na ba?" "Hindi. Kahit anong gawin mo, hindi mo ko mapapasunod. Hindi!" "Ah, ganun? Pwes wala na akong pagpipilian kung hindi paslangin ka." Gagawin sanang abo ni Kanole si Dato Ugon. Pero naisip niya yung sinabi ni Umad. Kailangan isa sa mga ito ang mamatay. Kapag ginawa niya kasing abo ito, hindi malalaman ng mga kalahi niyang gabunan na namatay si Dato Ugon. Kailangan merong ebidensya at merong
paglalamayan. Ano pang inaantay mo? Bakit hindi mo pa ako tuluyan? O baka naman, natatakot ka lang. Ako matatakot? Nagpapatawa ka ba? Oo, tutuluyan kita, pero kailangan ko ng ebidensya. Sa talas ng hawak ni Canole na punyal, nagawang butasin nito ang dibdib ni Dato Ugon at dinukot niya yung puso. Isa kasi ito sa magandang dahilan para ang mga gabunan ay matuluyan. Patay ka na ngayon. Paglalamayan ka sa inyo at ito na ang eksaktong pagkakataon para makatakas sila Umad at ang iba pa. Hinatak ni Canole ang katawan ni Dato Ugon upang makita ng mga kalahi niyang gabunan. Dalian nyo, maglakad pa kayo ng unti, makikita nyo ang patay niyong dato. Wika ni Canole habang ito'y nagkukuble sa kasukalan. Dato Ugon! Si Dato Ugon tao! Dalian nyo, bitbitin natin si Dato Ugon! Binitbit ng mga gabunan si Dato Ugon. Dinala sa mas maliwanag na bahagi at dito nila napatunayan na patay na ang kanilang dato na isa sa hukom ng kanilang lahi. Mabilis na kumalat ang nangyari kay Dato Ugon ng gabing yun. Maya-maya pa, isa sa hukom na apo o apo ang dumating. Hindi ito kayang gawin nang simpleng tao lang. Saan niyo nakita si Dato Ugon? Yan po, nakita ho namin. Nakasabit si Bakod. Ah, ganon. Sige, bitbitin ang dato. Dalhin siya sa ating himlayan. Si Apo Ernesito na pala ang nagsasalita. Lumakad ito papunta sa pag-aari ng kabila at hindi nila nasasakupan. Nakatayo ito roon na tila ba may pinakikiramdaman hanggang sa ito'y nagsisigaw ng "Bilib ako sa tapang mo kung sino man ang gumawa nito. Pero kang magpapakakampante, nararamdaman kita. Sa oras na mahuli kita, mas masahol pa dyan ang gagawin ko sa iyo." Ha! Yun ang akala mo. Wala akong nararamdaman sa iyo na kakaiba, Apo Ernesito. Ha! Ganon! Ikinagulat ni Canole ang pagsagot ni Apo Ernesito dahil kahit pabulong lang ang ginawa niya sa kanyang pwesto, narinig siya nun. Maya-maya pa, napalingon si Apo Ernesito sa kanyang pwesto. Ngayon, alam ko na kung sino ka. Dati na kitang nakita. Ha! Huwag ka mag-alala. Kami muna ay magluluksa sa pagkamatay ni Dato Ugon. Babalikan kita. Tandaan mo yan, Nolesto! O hindi, kilala nga niya ako. O kilala kita, kilalang kilala kita hanggang sa iyong mga kapanalig dito sa lugar namin. Hinding-hindi ako maaring magkamali. Umalis si Apo Ernesito mula sa kanyang pwesto dahil sabi nga nito, sila'y magluluksa sa pagkamatay ni Dato Ugon. Hanggang sa napansin ni Canole na wala ng katao-tao sa bandang unahan ng mga kabahayan. Ginamit niya itong pagkakataon para puntahan sila Umad. Canole, paano namin gagawin yun? Dapat di ka na pumunta rito. Mautak yan si Apo Ernesito. Alam na pala niya kung nasangke
E di sana hindi ka na nagpunta rito. Malamang na meron nang nakapagsabi sa kanya na magkakilala tayo. At kami ang dahilan kung bakit ka nagpunta rito, Kanole. Hala, paano na tayo? Sabihin na nating alam niya. Pero ito na ang pagkakataon. Wala nang tao. Tara! Huwag na kayong magbitbit pa ng mga gamit. Dalhan niyo, tumakas na tayo rito. Nang makalayo lang sila ng kaunti sa kanilang bahay, may apat na lalaki ang sumusunod sa kanila. Paglabas naman nila ng bakurang nasasakupan ng lahing gabunan, dere-diretso na ang pamilya ni Umad at nagpatiiwan na lang si Kanole para harangin ang mga ito. Dalian nyo! Ako nang bahala rito, Umad! Ang pakawari ni Umad sa kanyang sarili para bang nilagay nila sa kamatayan ang kanilang buhay. Pero ang totoo nun, may plano rin si Kanole dahil may sasalubong sa kanila na isang ermitanyo na hindi rin kakayanin ng mga gabunan. Sandali lang, sandali lang! Sino ho kayo? Huwag kang matakot. Ako yi, kapanalig ako ni Kanolesto. Dali, dito, dito kayo, dito! Sumama naman sila Umad sa itinuturo ng ermitanyo hanggang sa nakarating sila sa isang tagong kuweba. Ay nako, salamat. Alam mo ba, nung isang araw pa ako nag-aantay dito kay Kanole. Ermitanyo ho kayo? Oo, ako'y mapagkakatiwala ang ermitanyo. Mabuti naman ho kung ganon. Yung sigarilyo nyo ho, yung anak ko eh, baka ubuhin. Ayaw nga pala, ay pasensya ka na. Alam mo naman ang buhay ng isang ermitanyo. Mahilig uminom ng tuba at manabako. Oo nga ho eh. Ano bang nangyari doon? Eh meron ho kasing apat na humahabol sa amin. Mga kalahi ho namin yun eh, alam nyo. Masyadong delikado ang ginawa ni Kanole. Para bang nilagay namin sa alanganin ng aming buhay. Huwag ka mag-alala. Sabihin na natin ganoon. Pero kayang panindigan ni Kanole ang kanyang ginagawa. Ikinagulat din ng pamilya ni Umad. Dahil hindi lang pala sila ang tao sa loob. Meron pang dalawang pamilya na ayon sa matandang ermitanyo. Ang dalawang pamilya ron ay galing din sa lugar nila. Oh, totoo yun. Ngayon Umad, naniniwala ka na ba na ganon si Kanole kadeterminado pagdating sa laban para lang makuha ang mga tao? Aha. Kilala ko sila eh. Mga kalahi ko sila. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ni Kanole kung sino man ang apat na mga lalaki na yun. O ano? Hindi pa ba kayo madadala? Umalis na kayo rito. Kung ayaw niyong tanggalan ko kayo ng mga puso, katulad ng inyong dato. Yung apat na gabunan na tumugis sa kanya, lahat ay bulagta at duguan. Yung isa rito, tanggal. Yung isang kamay. Yung isa rito, walang mata yung isa. Yung isa naman, putol yung hita. At yung isa, pingas yung kalahati ng balikat. Lahat ng mga yun, si Kanole ang may gawa gamit ang kanyang makapangyarihan na punyal. Nakakatuwang pagmasdan na ganyan ang sinapit ninyo. Masyado kayong tapat sa inyong hukom. Walang kwenta. Sige, magsiksiuwi na kayo. Magsumbong kayo sa inyong hukom. Makalipas ang 5 minuto, natuntun ni Kanole ang tagong kuweba kung saan itinago ang mga gabunan na magbabagong buhay. Kapanalig? Oh, nandito kami, Kanole.
Nandito kami. Kanole. Ano nangyari? Ayun. Binigyan ko sila ng leksyon na kailanman ay hindi nila makakalimutan. Ay, bakit? Yung isa, tanggal yung mata. Yung isa, pingas yung kalahati ng balikat. Yung isa, putol yung paa. At yung isa naman, putol ang kamay. Naku, baka bumalik din yun. Oo nga, Kanole. Baka bumalik din yun. Hindi. Hindi babalik yun. Dahil iba ang ginamit ko sa kanila. Sabihin na nating may babalik yun pero hindi ganong kadali. Dahil aabutin pa sila ng mahabang panahon para mangyari yun. Iba ka talaga, Kanole. Ano ang plano mo sa kanila? Ano pa? Doon sa pinag-usapan natin. Oh, sige. Doon tayo sa kaibigan naming babaylan. Tiyak doon ay hindi kayo masusundan at takot ang mga gabunan dahil paikot-ikot doon ang kanyang alagang bakunawa. Bakunawa? Oh, alam mo ba yon? Gabunan. Aha, nako, baka pati kami eh. Hindi. Ang gabunan ay pwede mong kausapin at pakiusapan. Ganun ho ba? Sige. Kapanalig, salamat sa tulong mo ha. Naku! Wala yun. Wala yun, Kanole. Pumunta sila sa sinasabing lugar ng babaylan. Ang lugar pala noon ay nasa ilalim ng poles kung saan merong napakalinaw na tubig at sa ilalim noon ay merong mga naglalakihang mga isda. Pagpunta nila sa lugar na yon, eksaktong nakahain na ng napakasarap na pagkain. Sa unang pagkakataon, ngayon palang makakatikim ang pamilya ni Umad ng ganong klaseng pagkain. Kaibigang babaylan, eto na kami. Kasama na namin ang mga magbabagong gabunan. Salamat kaibigang babaylan kasi pinahintulutan mo kaming pumunta rito. Huwag kang mag-alala. Mga gabunan nga sila, pero sila'y tuluyan ng magbabagong buhay. Umad, umasa kayo na dito sa lugar ng aking kaibigang babaylan, hindi kayo maano. Asahan ko, Kanole. Walang anuman. Kinatutuwa ko ang bawat pagdating dito ng mga taong gustong magbagong buhay. Tuloy kayo! Tuloy! Agad na naupo sila Umad at iba pa. Humarap sila sa pagkain. Habang sila'y kumakain, pinapaypayan pa sila ng mga disipulo ng babaylan. Huwag kayong mahiya. Kumain lang kayo riyan. Nakakatawa tignan, di ba? Oh, talagang nakakatawa. Ay, isipin mo. Kahit na napakadelikado ang pagsasalba natin, silahin ang mga gabunan na narito. Aba, makikita mo naman ang magandang resulta. Talaga? Oh, sige na, Umad. Huwag kayo mahiya. Kumain lang kayo ng kumain dyan. Sa kabilang banda, si Apo Ernesito ay nagwawala na sa galit. Hindi maaari. Papatayin natin ang Nolesto na yon. Kilala ko siya. Pati ang kanyang mga kapanalig. Wala siyang ibang pwedeng puntahan sa lugar na ito kung hindi ang mga kapanalig niya rito. Apo, hindi pa na ililibing si Dato Ugon. Kailangan na ba nating umalis? Oo, kailangan na! Kailangan isabay sa libing ni Dato Ugon yang Nolesto na yan. Tara, lumakad tayo. Akmang lalakad na sana sila nang bigla silang pigilan ni Apo Dangan. Walang aalis. Walang aalis. Pero Apo Dangan, ito po ay ipinag-utos ni Apo Ernesito. Walang aalis. Igalang natin ang pagluluksa sa pagkamatay
ni Apo Gon, kapatid ko. Ha! Kapatid ko! Hindi na ako makatiis. Gustong gusto kong iharap sa bangkay ni Apo Gon yung nolesto na yan. Ano? Sinolesto ba ka mo ang may gawa nito? Bakit? Bakit kapatid ko? Bakit? Bakit parang ganyan na lang ang takot mo sa kanya? Kapatid ko, hindi basta sinolesto. Baka nakakalimutan mo kung ano ang kayang gawin ng taong yon. Wala akong pakialam kahit sino pa siya. Basta ang gusto ko'y gagawin ko. Walang aalis. Wala! Nagtitinginan ang mga gabunan. Hindi nila alam kung sino ba sa mga hukom na natitira ang kanilang susundin. Bagamat mas matanda si Apo Dangan kesa kay Apo Ernesito, kaya't si Apo Dangan ang nasunod. Nagsigsialis ang mga mandirigmang gabunan sa harapan ng burol ni Dato Gon at nag-usap ng masinsinan ang magkapatid na hukom. Ernesito, pasensya ka na kapatid ko. Alam ko ang nararamdaman mong galit, pero hindi ito ang tamang pagkakataon para pairalin natin yan. Igalang mo ang pagluluksa ng marami. Baka nakakalimutan mo, sinolesto ang kabangga natin. Hindi natin sigurado kung ikaw ba o siya ang magtatagumpay. Makinig ka sa akin, kapatid ko. Patawarin mo ako, kuya. Masyado akong nadadala ng galit. Huwag ka mag-alala. Tayo na rin ang siyang magtatalaga ng hukom na kapalit ni Dato Gon. Marami namang pwedeng ipalit sa kanya, di ba? Pero hindi matatawaran ang katapatan ni Dato Gon bilang isang hukom. Habang nag-uusap ang magkapatid na apo na hukom, merong isang sampitaw na gabunan ang nagsabing dapat lang daw yun kay Dato Gon dahil minsan mali rin daw ang hatol nito sa kanilang lahi nang dahil sa kamaliang hatol ay merong kalahi nilang namamatay. Hindi nagustuhan yon ng magkapatid, kaya't mismo sila ang nagpunta sa taong yon. Anong sabi mo? Mali ang hatol namin! Ulitin mo nga yung sinabi mo! Ulitin mo! Totoo naman, hindi lahat ng hukom ay tama sa hatol nila. Ang iba nagkakamali, kaya maraming namamatay na wala namang kasalanan nang dahil lang sa bintang. Matapang ka! Sinuntok ni Dato Ernesito ang isang yon. Hinangaan naman ng marami ang katapangan ng isa nilang kalahi dahil kahit mga hukom na naapo ang kanyang kaharap, hindi ito nangilag na sabihin ang gusto niya. Ang lalaking nagsalita, umuwi na lang sa bahay tapos nagsumbong sa kanyang asawa. Hindi pa pala natatapos doon ang parusang ibibigay ni Apo Ernesito at ni Apo Dangan. Antayin mo ang paglibing ni Dato Gon dahil ikaw naman at ang pamilya mo ang isusunod. Yan ang hatol namin sa iyo dahil kami ang hukom dito sa lugar na ito. Huwag mong tangkaing tumakas. Mas mapapabilis ang inyong kamatayan. Narinig mo? Hahatulan ka na namin. Antayin mo lang. Kayo na ang susunod na pagkakalipunpunan ng mga tao. Panonoorin nila kayo habang kayo'y pinupugutan ng ulo.
pag-alis ng dalawang hukom at ng kanyang mga alipores sa harapan ng taong matapang. Tinangka nilang tumakas pero bantay sarado ang kanilang bahay. Hindi tayo dapat na matakot sa kanila. Lalaban tayo. Gusto kong katulad ni Umad. Dahil si Umad, alam kong noon pa, gusto niyang umalis dito sa lugar na ito dahil sa maling patakaran. Umad, sana'y naririnig mo ko. Sana'y papuntahin mo rito yung taong kasama mo. Nakita ko siya. Bilib ako sa tapang niya. Habang yon ay ipinagsisigawan ng hahatulan sa susunod na araw, ang iniwan na bantay ng hukom ay nakarinig kaya't nag-uwi ka ito nang kahit sino pa sila, wala nang mas tataas pa sa hukom natin. Uwi ka nung lalaki. Nangangamba tuloy ang pamilyang yun na baka hindi sila makatakas, na baka nga bukas o sa isang araw sila na ang susunod na hahatulan. Hawak-hawak ni Apo Ernestito ang kanyang tungkod habang ipinapalo-palo sa kanyang palad. Hindi talaga ako makapapayag, kapatid ko. Masakit ang aking kalooban sa nangyaring ito kay Dato Ugon. Alam ko yun. Kaya nga't hahatulan din natin sa susunod na araw si Nolesto. Ipinapangako ko sa iyo yan. Kapatid ko, bilang mas nakakatanda sa iyo, binibigyan kita ng kapangyarihan para gamitin ang sarili mong hukbo. Hulihin niyo si Nolesto, patay man o buhay, at siya'y ating hahatulan, ihaharap sa maraming gabunan. Salamat kapatid ko. Salamat. Sa gabing yon, hindi pa natatapos ang misyon ni Canole dahil plano pa niyang kunin ang isang pamilya sa kubkuban ng mga gabunan. Canole, eh kung isama mo kaya ang aking pinsan. Sinong pinsan yon, Umad? Kunin mo sila. Ang bahay nila'y apat lang ang pagitan magmula sa amin. Nandoon si Tito at ang kanyang pamilya. O, sige. Canole, mag-iingat ka. Oo, kaibigan. Sa pagpunta ni Canole, bit-bit niya ang pag-asa na dalawang pamilya pa ang makukuha niya. Abala ang mga gabunan sa pagbabantay sa burol ni Dato Ugon. Pero pansin din ni Canole na maraming nagkalat na tagapagbantay sa bawat bakuran. Nakalusot si Canole nang hindi nararamdaman ng mga tagapagbantay sa bakuran. Dinaanan niya ang isang tumpok na mga gabunan na kasalukuyang nagkukwentuhan. Narinig din ni Canole ang kanilang pinag-uusapan. Ayon sa mga ito, sobrang tapang daw ni Nolesto dahil sa lahat daw ng klaseng gabunan, naririto sa kanilang kubkuban ang pinakamatataas na uri at pinakamatatapang. Pinakamatatapang? Diyan kayo nagkakamali. Wika ni Canole sa kanyang sarili. Narating niya yung bahay ng isa niyang target. Ayaw pang lumabas ng mga ito dahil sila'y alanganin. Pinuntahan din ni Canole yung bahay nila Chito nang hindi man lang nararamdaman ng nagbabantay. Ikaw ba si Chito? Ako nga ho. Kayo ang... Halika na. Huwag ka nang magtanong pa. Pero... may nagbabantay po sa labas. Huwag ka magalala. Kasalukuyang umeepekto sa kanya ang aking sabulag. Ganun ho ba? Gaano kasigurado na makakalabas tayo rito ng buhay?
Huwag ka mag-alala. Alam ko na yung mga ganyan. Maraming beses ko na yan nagawa. Dahil sa meron silang kasamang batang sanggol, medyo nahirapan silang lumabas dahil nga sa oras na umiyak ang sanggol, tiyak na malalaman ng mga nakapalibot na gabunan na merong tatakas sa kanilang kubkuban. Nagtagumpay naman si Kanole na kunin ang pamilya nila Chito nang walang kahirap-hirap. Samantalang yung isa niyang kausap, halos hindi makaalis sa sulok ng bahay. Kanole, ganun na lang ang matinding takot ng taong yon. Hindi ko siya masisisi dahil palagi siyang saksi sa nangyayaring paghatol ng mga hukom sa mga kalahi naming binibitay. Pero may tanong ko lang, Umad. Yung bang sinasabi mong yun, ano ba sila? Anong papel nila? Alipin. Alipin ng kanilang pamilya. Kaya nga't gusto na rin nilang umalis. Wala lang din pagkakataon. Sige, alis na ako. Hanggang sa inabot ng madaling araw si Kanole, hindi niya nailabas ang isang pamilya. Pagsikat ng araw, bitbit na ng mga gabunan ang bangkay ng isa nilang ginagalang na datu. Ang tradisyon pala ng kanilang paglilibing, hindi ibinabao ng katawan sa hukay, pagkos sinusunog ito sa kahoy at yung magiging abo nun, ilalagay sa malaking banga, tapos ibabaon. Pagmasdan ninyo ang patay na katawan ni Datugon. Ang pumatay sa kanya, sinolesto. Sinolesto na makasalanan. Tignan ninyo ang ating dato. Walang kalaban-laban nang tanggalan niya ng buhay. Pagmasdan ninyo! Pagmasdan ninyo ang kawawang muka ng ating dato! Medyo mahaba ang seremonya. Ang nangyayari kasi, nakapila ang mga gabunan habang sinisilip ang patay na katawan ni Datugon bago ito sunugin. Nakakuha ng pagkakataon si Kanole at ang isang pamilya kaya sila nakatakas. Sa muling pagbabalik doon ni Kanole, kasalukuyan palang sinisindihan ang patong-patong na kahoy na siyang gagamitin sa pagsunog sa katawan ni Datugon. Sa sobrang haba ng seremonya nyo, nakuha ko na ang gusto ko. Bumalik na lang si Kanole sa pinagtataguang kuweba kung saan naroroon pa ang iba. Tapos, dinala na ito sa lugar ng babaylan. Kanole! Buti naman at nakuha mo sila. Nakuha ko sila, kaibigan. Wala nang dahilan para bumalik pa ako ron. Paano kung nagbabalak silang hanapin tayo? Natitiyak ko yon. Nahahanapin nila tayo, kaibigan. Kilala ko ang hukom namin. Lalong-lalo na itong si Apo Ernesito. Mas berdugo pa siya sa kuya niya. Kanole, gaano kami kaligtas dito? Ligtas kayo rito dahil nga merong gumagalang bakunawa sa lugar na ito at yun ay alaga ng aming kapanalig na babaylan. Mainam naman ho kung ganon. O paano? Umad, magpapaalam na ako sa inyo. Saan ka pupunta, Kanole? Kailangan ko na rin umuwi. Tapos na ang misyon ko sa lugar na ito. Pero teka, hindi dyan ang daan. Bakit? Saan ako dadaan? Huwag dyan. Dahil dyan ang lugar ng mga katutubo na hawak sa leeg ni Apo Ernesito. Ano? Totoo ba yan? Ah, hindi ko lang agad nabanggit sa'yo, Kanole. Kung ganun, kailangan natin palayain
ang mga tribo na yun. Kawawa naman ang mga katutubo. Ang tinutukoy mo ba, Umad? Yung mga katutubong nandyan sa bandang kaliwa ng kabundukan. Aha. Hawak sa legyon ni Apo Ernesito. Kung ano man ang ipag-utos niya rito, tiyak na yon ang susundin dahil sa matinding takot ng mga katutubo. Ah, ganun ba? Hindi ko napansin yun. Kung ganun, dito ako dadaan. Bakit ka, Nole? Katulad ng sinabi ko, Umad, kailangan alagan natin ang mga katutubo. Sasama ko. Hindi na. Mainit pa sila sa'yo. Dito ka na lang, Umad. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka, Kanole. Lahat ng pamilya ng mga gabunan na naroroon, labis-labis ang pagpapasalamat. Makalipas ang isang oras, natuntun ni Kanole ang nasabing tribo. Kapansin-pansin na mukhang inosente ang mga tao ron. Magandang araw. Pwede bang makiraan? Hindi sumasagot ang mga tinatanong niya. Bagkus, nakatitig lang ito ng masama sa kanya. Yung iba pa nga rito, nagpapahid ng bunganga. Animoy, naglalaway sa kanya yung mga tao ron. Maya-maya pa, nakarnig siya ng sigawan. Yung tipong parabang sabay-sabay na umayon. Nasa lubong ni Kanole ang mga nagsigawan at napansin niyang si Apo Ernesito ay naroroon. Hindi na pala kami dapat na magpakahirap na hanapin Kanolesto. Pagka nga naman ng tao'y hindi mo hinanap, kusang magpapakita. Kumanda ka! Katapusan mo na! Yung mga nakabukod na katutubo ay may mga hawak-hawak na pana. Pinaulanan nila ng pana si Kanole kaya siya nagkuble sa mga kabahayan. Kung saan-saan na lang lumulusot yung mga pana. Yung iba pa nga ay nasunog dahil yung dulo ng pana ay nagliliyab. Hanggang sa nagtakbuhan ang mga tao sa loob ng kubo na nagliliyab. Huwag ka nang magtago. Lumabas ka na rito. Ha! Labas! Lumabas si Kanole sa daanan. Nang walang ano-ano'y, pinaulanan na naman siya ng pana. Sa pagkakataon na yon, hindi siya lumihes. Bagkos siya'y dumi pa. At hinahayaan niyang tamaan siya ng pana sa katawan. Kumpiyansa kasi si Kanole na hindi siya tatalaban dahil nga sa matinding kabal ng kanyang katawan. Lahat ng mga yun, duwampas lang sa kanya. Kahit nagasgas o daples, hindi man lang siya tinamaan. Ano na? Ubus na? May sapusa ka talaga. Hindi totoo ang sapusa. Ang totoo, malakas ako sa itaas. Ikaw pala si Apo Ernesito, yung sinasabi ni Umad na berdugong hukom. Oo! Ha! Di ba minsan na tayong nagkita nung takot na takot ka nang hinahanap kita sa kalagitnaan ng kadiliman? Nakita kita nung oras na yon. Hindi lang kita nilapitan. Agadon ba? Oo. Sa pagkukrus ng landas natin dito sa lugar ng mga katutubo, ipapakita ko sa iyo ang bagsik ng hukom na si Apo Ernesito. Kumpas lang ang iginawa ng Apo, kaya't sinugod siya ng mga katutubo. May mga espesyal na gamit ang mga katutubo na wala sa atin dahil sila'y merong mga kutsilyo na gawa sa mga matitibay na bato. Meron din silang hawak na mga kahoy na merong tulis sa dulo. Dahil sa dami ng mga yun
at ayaw lumaban ni Kanole dahil sila'y biktima lang ng hukom. Tumakbo na lang ito, kaya't hinabol siya ng mga katutubo. Hindi maari. Para ako nakikipaglaro dito ah. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Hanggang sa tumalon ito sa rumaragasang ilog, kaya't hindi siya nasundan ng mga katutubong humahabol sa kanya. Natawid ni Kanole ang lawak ng ilog na yon nang hindi man lang siya lumulutang sa kalagitnaan. Ikinagulat yon ng mga katutubo dahil tila ba napakalalim daw ng kanyang hininga. Kawawa naman tong mga to. Hindi bale, kailangan nating putulin ang sungay ng Apo Ernesito na yan. Humanda ka sa susunod na pag-atake ko sa'yo. Pag-alis ng mga katutubo sa kabila, muling tumalon si Kanole sa ilog. Paglutang niya'y nandun agad siya sa kabila ng walang kahirap-hirap. Unti-unti siyang nanggapang hanggang sa binalot ng putik ang kanyang katawan. Isa kasi yun sa maaring pwedeng gamitin ni Kanole para siya'y mapagtakpan at nang hindi rin mapansin ng mga katutubo na ibang tao pala ang kasama nila. Yung mga katutubo kasi roon mahilig magbabad sa putik bilang proteksyon sa araw. Nakahalo si Kanole sa karamihan. Kung ano ang sayaw ng mga katutubo, kung ano ang kanilang galaw, yon din ang kanyang sinusundan para hindi siya mahalata. Hanggang sa nang matapos ang isinasagawa nilang ritual, nakakuha ng pagkakataon si Kanole para lapitan ng pinakamatanda sa mga katutubo. Magandang araw ho. Kayo ang ginagalang na pinakamatandang katutubo rito. Tama ho ba? Sumagot ho kayo. Bakit ho? Nagiging sunod-sunuran kayo. Diyan kay Apo Ernesito. Hindi pala siya nakikita nun. Tahimik itong nakaupo tapos nakapikit. Bulag din pala ang pinakamatanda sa mga katutubo. Nilapitan ito ni Kanole at kanyang pinakiramdaman. Kaya naman pala nabulag ang pinakamatanda sa mga katutubo nang dahil sa matinding orasyon na ipinapakalat ng hukom na si Apo Ernesito. Orasyon? Orasyon lang pala ginamit mo rito, Apo Ernesito. Pwes, tignan natin kung tatalabang aking orasyon. Kinontra ni Kanole ng orasyon ang ginawang pangbubulag sa matandang katutubo. At nang ito ay mapadilat, bigla na lamang itong humagulhol sa kanya. Nang una hindi maintindihan ni Kanole ang dahilan kung bakit ito umiiyak. Hanggang sa sinabi nung nalulungkot siya sa sinapit ng kanilang tribo dahil bilang isang pinakamatanda, wala siyang magawa dahil nga hinahawakan sila sa leeg ni Apo Ernesito. Huwag na ho kayong umiyak. Kaya nga ho ko nandirito eh, para isalba ang inyong tribo. Tama na ho. May ibinulong kay Kanole ang pinakamatanda sa tribo. Sabi niya, sa likod ng kanyang bahay ay merong matatagpuan na halamang gamot. Pinakukuha nun si Kanole para ipakalat ang umaalingasaw na amoy nun. Kailangan lang daw itong sunugin para maibsan ang takot ng mga katutubo. Anong ibig niyong sabihin? Sumenyas na lang itong sumunod na lang siya. Sinunod nga ito ni Kanole at nakakita siya ng kakaibang dahon doon. Kumuha siya ng batya tapos sinunog ang mga dahon. Ikinalat niya ito sa buong tribo na hindi napapansin ni Apo Ernesito dahil nga ang kanyang kasuotan at itsura ay mukhang katutubo. Makalipas lang ang 10 minuto, yung mga katutubong kanyang utos-utosan
ay tila ba nabaligtad ang pag-iisip dahil kaya naman pala sunod-sunuran sa kanya ang mga ito nang dahil sa matinding pananakot higit sa lahat ang panglalason sa kanilang kaisipan. Napunta ang galit ng mga katutubo kay Apo Ernesito kaya't siya ang pinaulanan ng pana. Sa pagkakataon naman na yon, nakita ni Canole kung ano ba ang kayang gawin ni Apo Ernesito. Tamang tinamaan siya ng mga pana. Lahat ng mga yun, tinanggap ng kanyang katawan. Maniwala kayo o hindi, kahit na hindi hinahawakan ni Apo Ernesito yung mga panang tumama sa kanyang katawan, kusa itong nalaglag at nabunot. Nabaligtad na ang sitwasyon. Mukhang natanggal na ang takot ng mga katutubo at mukhang natanggal na rin ang nilagay ko sa kanilang isipan. Mukhang hindi na tumalab ang dahon ng marosan. Ha! Sinong may gawa nito? Sino? Nandito ako. Ikaw? Akala ko ya. Mahina ka. Dahil mahina ka. Kanina pa ako nandirito nang hindi mo nararamdaman. Ah, ganoon? Ha! Nakita mo kung anong kayang gawin ng hukom na kagaya ko. Hahatulang kita sa aking kubkuban. Papatayin kita. Gawin mo kung kaya mo. Mabilis na sinugod ni Apo Ernesito ang mga katutubong umana sa kanya. Lahat ng mga ito ay bulagta at nagkasugat sa braso. Hindi nagustuhan ni Canole ang ginawa ni Apo Ernesito, kaya't gumawa rin siya ng paraan para makagante. Gamit ang kanyang matalas na punyal, mabilis niyang nasugatan ang muka at dibdib tapos likod ni Apo Ernesito. Ito lang ba ang kaya mo, Nolesto? Ito lang ba? Alam kong kakilala mo yung dati kong napatay na apo. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Kahit huwag kang magkunwari na hindi ka man lang nasasaktan. At alam mo rin kung ano ang kayang idulot sa iyo ng makapangyarihang punyal ko. Sa oras na gamitin ko ang aking alas, sisiguraduhin ko sa iyo, Apo Ernesito, na pagsisisihan mo habang buhay kung bakit ka umastang hukom sa inyo. Ah, ganon? Hindi na ako natatakot sa bagay na yan. Habang nagsasalita pala si Apo Ernesito, meron itong kakaibang iniisip. Ito kasi yung klase ng apo na parabang kayang maging tatlo sa paningin ng kahit na sino. Ganon ang nangyari, kaya't yung ibang mga katutubo roon nagsigsi atrasan dahil tila ba tatlo ang tingin nila. Kaya Apo Ernesito, yung dalawang bago ay sadyang nakakatakot at yung pinaka-original, normal ang itsura. Magaling! Kaya mong baguhin ang itsura mo at bilang mo sa mata ng mga normal na tao. Pero sa mga katulad ko, malabo. Hindi mo kayang gawin yun, Ernesito. Mabilis na sinugod si Canole ng original na Ernesito. Sinalubong niya ito ng suntok. Tumilapon ito ng 10 hakbang at napunta ito sa nasusunog na bahay. Maya-maya pa, yung dalawang nagkukunwari ay kanyang hinalipaw ng punyal. Tinamaan ang dalawang peke pero walang nangyari. Nang dahil doon, orasyon sa kamao ang ginamit ni Canole at nang tamaan ang dalawang peke bigla silang naglaho. Natutuwa ang mga katutubo sa kanilang mga nakikita. Tila ba may dumating na tao para sila'y ipagtanggol. Nilapitan ni Canole si Apo Ernesito na kasalukuyang nakapagitna sa apoy. Lumabas ka rito, Ernesito. Labas! Huwag kang magkunwaring nasusunog.
Alam kong hindi yan ang tamang apoy na dapat nasusunog sa katawan mo. Magaling ka talaga, Nolesto. Iba ka talaga. Iba ang karisma mo. Lumabas si Apo Ernesto mula sa nasusunog na bahay. Maski isang pekas ay walang nangyari sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Canole, hindi yon ang nararapat na apoy para tumupok sa kanya. Sa paglabas ni Apo Ernesto, mas matanda na ang itsura niya at mas nakakatakot. Bukod sa umitim ang buong katawan, tinubuan pa ito ng isang sungay sa noo. Oh, hindi. Nakakasinda ka. Mabilis itong sumugod sa kanya at agad siyang inundayan ng suntok sa sikmura. Bulagta si Canole nang mangyari yun. Hindi pa nasiyahan si Apo Ernesto. Kumuha pa ito ng napakatabang kahoy at idinagan sa kanya. Bangon, Nolesto! Bangon! Kayong mga katutubo, sa oras na mapatay ko ang taong to, babalikan ko kayong lahat. Kikitiling ko ang buhay ninyong lahat! Matapos sabihin yon ni Apo Ernesto, sumiklab na naman ang galit ng mga katutubo dahil sa meron nga silang tinatawag na espesyal na armas. Tinangka nilang sugurin si Apo Ernesto, pero nakasigaw pa rin si Canole ng "Wag! Huwag niyong gagawin yan! Mamamatay kayong lahat pag ginawa niyo yan!" Nolesto, hindi ka na makabangon sa pagkakadagan ng puno sa'yo. Nagmamatapang ka pa rin at nagbibigay ng babala. Bumangon si Canole ng buong tibay habang hawak-hawak nito yung hinampas sa kanya na malaking kahoy. Gumanti si Canole at hinampas din sa kanya, pero hindi tumama. Ang gulang mo! Ha! Yan ang tunay na apo! Pasensya na kayo, mga katutubo, dahil inyong nasasaksihan ang hindi nyo dapat na makita. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang totoo, na sa pagkakataon na ito makakalaya na kayo. Kung dati hawak kayo sa liig ni Ernesto, ngayon hindi na! Nag-ingay ang mga katutubo bilang pag-ayon sa sinabi ni Canole na hindi naman nagustuhan ni Apo Ernesto. Dahil sa galit niya, muli niyang binuhat ang matabang kahoy at hinampas ng ilang beses kay Canole, pero hindi man lang siya tinamaan. Pumulot si Canole ng isang tipak na bato na halos kasing laki ng timba. Pinukol niya ng dalawang beses si Apo Ernesto, kaya ito natumba. Ano, Ernesto? Akala ko ba di ka tinatablan? Ha? Tayo! Alam ko, Nolesto, na hindi ka pumapatay ng taong walang kalaban-laban. At alam ko rin na yung hawak mong bato na yan ay hindi mo kayang idagan sa akin. Di ba? Ah, ganon? Galing mo talaga, no? Alam kong maawayan ka. Alam ko yan. Ano? Ano pang inaantay mo? Kung talagang matapang ka, idagan mo na sa akin yan. Idagan mo na, Nolesto. Hindi nasusukat ang tapang ng isang albularyo sa gantong klase ng pamamaraan. Ang isang tunay na albularyo ay nagbibigay ng karapatan lumaban sa kanyang katunggali. Tumayo ka, Ernesto. Tayo! Salamat. Alam kong ang katuwiran mo ay abot hanggang langit. Sobrang napakatalinhaga mo talaga mag-isip. Hanga ako sa iyo. Ano na, Ernesto? Gumanti ka. Ipakita mo sa akin ang pagiging apo mo. Ha! Hindi lalabas ang pagiging apo ko kung hindi ka gagamit ng mga matutulis na bagay. Huwag mo na ako nilangin. Alam kong hindi ka basta namamatay.
sa mga sandatang gawa ng tao katulad nitong hawak ko. Oo, masasaktan kita, pero hindi ka mamamatay. Tila ba sinasabi mo sa akin ngayon na nababasa mo na ang bawat galaw ko? Ganun ba? Oo, tama ka. Ganun nga. Sumugod si Apo Ernesito kay Canole. Ginamitan siya nito ng mga matatalas na kuko. Pinabayaan lang siya ni Canole na gawin ang kanyang gusto. Pero nang mapagod si Apo Ernesito, ginantihan niya ito ng saksak sa dibdib, sa tiyan at sa leeg. Tumutulo na ang kanyang mga dugo. Ganon pa man, hindi pa rin siya mamamatay. Bakit hindi mo ko tagtarin ng pinong-pino? Bakit? Dahil alam ko na katulad din kita. Kahit parehas tayong tagtarin ng pinong-pino, babalik at babalik pa rin tayo. Huwag na tayo maglokohan pa, Ernesito. Ilabas mo na kung anong meron ka. Ilabas mo ang lahat at gagamitin ko rin ang lahat ng sa akin. Ano? Hindi pa ba sapat yun? Oo, hindi pa rin sapat ang laban na ibinibigay mo sa akin. Ilabas mo! Mag-aantay ako. Naupo si Apo Ernesito kaya't naupo rin si Canole. Hindi napansin ni Canole na isa sa mga katutubo ang mabilis na lumapit at tinangkang hampasin si Apo Ernesito sa noo. Tinaman ito sa noo. Naulit pa yon ng ilang beses, pero hindi man lang natinig si Apo Ernesito, dinakman niya ang katutubong yon, tapos ibinaltog sa lupang napakainit. Walang nagawa si Canole dahil sa bilis ng kaganapan. Ang kawawang katutubo natanggalan ng braso at paa. Napakasama mo! Ganon ako kasama. Ganon! Sumugod sa kanya si Canole nang walang hawak na kung ano. Sinuntok niya sa panga si Apo Ernesito, kaya ito tumilapon. Bangon! Huwag kang umastang nasaktan. Kamao lang ginamit ko. Dahil sa parabang nakomatos si Apo Ernesito. Sa galit ng mga katutubo, alam nilang ito ang pagkakataon. Tulong-tulong silang lumapit at dinagana ng bato si Apo Ernesito. Teka, ano nangyari? Imposibleng nasaktan siya sa atake kong yun. Sabagay, maselan na bahagi ang panga. Hindi pa nasiyahan ng mga katutubo. Habang dagan-dagan si Apo Ernesito ng mga malalaking bato, tumungtong sila rito, tapos nagsisigaw na animoy ito ang senyales na sila'y panalo na sa labanan. Nagulat na lang si Canole dahil lahat ng batong yun ay natanggal. Bulagta ang mga katutubo at yung iba'y nadaganan ng bato. Ah! Nakakainis! Bakit? Galit ka na ba? Hindi pa. Ano ba naman yan? Hanggang kailan tayo rito, Apo Ernesito? Hanggat hindi sumasapit ang gabi, hindi pa rin makukumpleto ang pagiging apo ko. Maupo ka! Mag-antayan tayo ng oras. Maupo ka riyan! Sa kabilang banda, si Apo Dangan. Kumikilos din ito kasama ang ibang mga gabunan para hanapin ang mga traidor na tumakas sa kanilang kubkuban. Hanapin nyo! Kapag nakita nyo, huwag nyong papatayin. Dadalhin natin sa ating kubkuban at doon natin hahatulan. Aantayin natin ang kapatid kong si Ernesito. Dalawa kami ang hatol. Apo Dangan, paano kung makialam yung Nole? Wala tayong pakialam doon.
at ramdam ko sa oras na ito na kinakalaban na ni Ernesito ang taong yon. Maniwala lang kayo na ang ating Apo Ernesito ang mananalo. Salamat kung ganun, Apo Dangan. Natagpuan ng mga gabunan ang lugar kung saan sila unang nagkuble. Kapansin-pansin kasi ang bakas. Kaya nga't nagsisigaw si Apo Dangan na mukhang nahuli na sila sa paghahanap. Tunta ninyo ang lahat ng pwede nilang puntahan. Naniniwala ako na nandirito lang ang mga yan. Makalipas ang isang oras na paglalakbay, nakarinig sila ng tubig. Apo Dangan, may tubig, hindi kaya't nagpunta sila roon dahil sa matinding uhaw. Madali kayo! Hanapin niyo sila! Natagpuan ng mga gabunan ang hinahanap nilang mga kalahe. Nagsasaya na ang mga ito habang sila'y naliligo sa napakalinaw na tubig dahil sa naroroon din ang ermitanyong tumulong sa kanila. Nahirapan ang mga gabunan na lumapit. Naroon din ang babaylan. Agad nitong ipinag-utos sa kanyang alaga na hindi naman masyadong kalakihan na bakunawa na biglang magpakita. Sa unang pagkakataon, nakita rin ng mga gabunan na naliligo ang bakunawa dahil ito'y lumutang sa tubig. Bigla silang umahon nang dahil sa takot dahil akala nila'y sila'y kakainin ng bakunawa. Anong ginagawa niyo rito, mga gabunan? Hindi ba't ang inyong katuwiran? Ang sinamang papasok sa sarili nating pag-aari ay parang nilagay natin ang ating mga sarili sa kamatayan. Matandang ermitanyo, sabi ko na nga ba, kaya pala ikay umaaligid sa aming kubkuban dahil meron kang masamang balak. Tama ka roon, gabunan. O ano pang inaantay ninyo? Bakit hindi kayo sumugod kung talagang matatapang ba kayo? Hindi makalapit ang mga gabunan dahil nga sa presensya ng bakunawa sa tubig. Sa oras na lumapit kasi ang mga ito, tiyak na kakainin sila noon nang walang alinlangan dahil nga sa utos ng makapangyarihang babaylan. Dahil sa wala silang magawa, umalis ang mga gabunan. Ganon pa man, alam na nila kung saan ba nagtatago ang mga traidor na gabunan. Apo Dangan, bakit hindi natin sila sinalakay? Nakita mo naman kung anong kayang gawin ng mga naroroon. Importante, alam na natin kung sino ba ang nagkukuble sa kanila. Kukuha tayo ng pagkakataon at sabay-sabay natin silang hahatulan. Bumalik na lang sila ng kanilang kubkuban at inaantay din nila ang pagbalik ni Apo Ernesito. Ano na, Apo? Hanggang ngayon ba wala pa rin? Wala pa rin. Ha! Dahil hindi pa dumidilim. Ay, nako. Mukhang di na ako makapag-aantay, ah. Nang ano? Hindi na ako makapag-aantay para ikulong ka. Ano? Hindi naramdaman ni Apo Ernesito na ang mga gabay ni Canole ay nakapaligid na sa kanya. Kasalukuyan siyang kinukordonan at ang isa rito ay meron pang dalang selyo. Nang dahil doon, naikulong nila si Apo Ernesito nang walang kahirap-hirap. Kaya nang bahala sa hukom na yan. Makasalanan siyang tao. Ikulong niyo siya nang matagal at inyo ring hatulan. Uwi ka ni Canole. Maya-maya pa, naglaho na si Apo Ernesito. Natuwa ang mga katutubo dahil sa nangyari. Kinausap ni Canole yung pinakamatanda at sinabing malaya na sila. Kailanman, hindi na sila hahawakan pa sa leeg ni Apo Ernesito dahil hindi na rin siya babalik kahit kailan. Hindi pa tapos ang laban. Alam ni Canole na meron pang isang hukom ang natitira.
Pinuntahan niya ito sa kanilang kuta kung saan sila nagtatago. Nang makita ng mga gabunan si Canole na dumarating, ang kanilang mga mandirigma ay umalerto. Mabuti naman at nagpakita ka na sa amin. Nasa ng aking kapatid. Ang kapatid mo, ipinadala ko sa lugar ng aking mga gabay para ikulong. Kung dito sa inyo merong hukom, pues sa lugar ng aking mga gabay ay meron din. Ang hatol ko sa kanya, habang buhay na pagkakakulong. Ano? Anong ibig mong sabihin doon? At saan mo siya kinulong? Hindi rito sa atin, kung hindi sa lugar ng aking mga sagradong gabay. Ikaw na ang susunod. Hukom ka pala, di ba? Hukom? Pues, meron din kaming hukom. Ipinag-utos ni Apo Dangan ang pagsalakay kay Canole ng mga mandirigmang gabunan. Ito yung klase ng mga mandirigma na walang hawak-hawak na sandata. Bukod tanging mga kuko at ngipin lang ang pwede nilang ipanglaban. Nilabanan ni Canole ang mga ito ng kamay sa kamay at tibay at kunat ng kanyang kabal. Sa tuwing makakatama si Canole sa ulo ng mga gabunan, tumitilapon ang mga ito at natatanggalan ng ulo. Apo Dangan, sumuko ka na! Apat na ulo ng iyong kalahe ang hawak-hawak ko. Ayan, pulutin mo. Oh, hindi. Hindi! Hindi maaari. Anong hindi maaari? Nangyari na, kaya wala ka nang magagawa. Sugod, mga mandirigmang gabunan! Sa muling pagsugod ng mga mandirigmang gabunan, hindi naman ulo na ang kinuha ni Canole bagkos ang kani-kanilang mga kamay. Oh, eto na, putol na rin. Alam kong hindi naman basta mamamatay ang mga gabunan sa ganito, pero hindi rin basta maibabalik ang nawala sa kanila. Inuulit ko, sumuko ka na, Apo Dangan. Kung gusto mong makasama ang iyong kapatid, pues ito na ang pagkakataon. Magsama kayo sa kulungan ng aking mga gabay. Palayain nyo na ang mga tao rito. Ilang dekada na rin kayong nagmamalupit sa inyong mga kalahing. Mali ang hatol. Hindi na ako magtataka dahil sa kayo'y wala namang sapat na pinag-aralan, kaya't hindi nyo talaga alam ang tunay na salita ng hukom. Hukom nga kayo kung tawagin dahil merong nagtalaga sa inyo. Pero kung tutusin, hindi kayo dapat na nilulukluk dyan at hindi kayo dapat na tawagin na hukom. Marami ka pang sinasabi. Masyado kang madal... O ano? Lalaban ka pa? Ha? Sa pagsugod sa kanya ni Apo Dangan, sinalubong ito ng punyal ni Canole, kaya ito'y tinamaan sa dibdib. Uulitin ko, hukom kayong naturingan sa inyong lahi, pero ang tunay na hukom ay merong pinag-aralan at merong tamang hatol sa mga taong nagkasala. Maliwanag? Pasensya ka na, pero kailangan din kitang kordunan. Kinordunan ni Canole si Apo Dangan. Maya-maya pa, may dala namang selyo ang kanyang gabay. Ikinulong nila ang magkapatid na yon at sinabi ng kanyang mga gabay na ito kailanman ay hindi na makakabalik pa sa lugar na ito. Wala na ang inyong mga hukom. Ang dato patay na, yung dalawa buhay pa pero kailanman hindi na makakabalik pa rito. Magkanya-kanya na kayo. Lisanin niyo ang lugar na ito. Huwag kayong habang buhay na magpapaalipin sa mga kunwaring hukom. Kahit sino sa inyo ngayon, wala nang tatayong hukom. Naintindihan niyo? Dahil sa tapang ng salita ni Canole, natakot sa kanya ang mga ito. Nagtakbuhan sila na parabang tinutugis ng malaking pusa ang katulad nilang mga daga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakatatapos na po tayo ng ating napakahabang kuwento
Pasensya na po dahil late na tayong mag-upload. Sa sobrang kabisihan ko, nakalimutan kong meron pala akong YouTube channel. Biro lang yon. Okay, maraming salamat po and good night. Mahal ko po kayong lahat na aking mga tagapakinig. Huwag kalimutan na mag-like sa aking video bilang tulong nyo na rin po sa akin para lumakas naman ang ating mga views. Salamat!